Maris Umali Nakatutok, 24 oras. Ito ba yung second issue? Ito yung second issue. Tingnan ninyo, ha? At kaugnay po ng community pantry na itinayo ni Angel Luxin, meron pong mga nag-post sa social media ng larawan at video ng aktres na may iniabot sa isang lalaking may ID lanyard na GMA Network. Ang nasabing lalaki po ay hindi po bahagi ng GMA News and Public Affairs coverage team. Nagkataon lang may ID, ganun. Hindi daw parte ng GMA News. Nagkataon lang may ID. At saka meron pa, tingnan mo, ha? Siya po ay isang talent makeup artist ng isang programa ng GMA. Wala pong koneksyon ang GMA sa kanyang pagpunta sa lugar. Makeup artist na kamas naman? Pinagluloko tayo dito mga animal na to. Makeup artist daw yun. Para, ano may makeupan? Yung mask? Niloloko nyo ba kami? Makeup artist pero nakamask naman yung mga tao. Si Angel Luxin, kung may make, ano yung ginagawa ng makeup artist doon? O, di ba? Ano ibig sabihin ng makeup artist? May makeupan yung tao, yung sarili, di ba? Siguro, ayan nandun, may makeupan niya si Angel. Yun ba dahilan nyo? May makeupan? Eh, nakamask? Grabe namang pautot yan. Huwag naman kami. Lokohin nyo na yung mga kapwa ninyo. Pero kaming banateros, hindi. Grabe naman kaya ang kalokohan niya. Tinatarantado nyo naman ng taong bayan niya. Kumpirma ng fiancé ni Angel sa isang post na dati siyang makeup artist ni Angel nang si Angel ay nasa GMA pa po. Wow! Ano humingi ng ayuda? Hindi, ano yun? Nagpunta doon para humingi ng ayuda o nag-makeup? Ang bihira, pinagluloko tayo. Cara Jane! Ay, nako, putiks. Pasensya na, pasensya. Hindi nag-iisip po, sadyang pabida lang talaga. Kasuhan na. Ay, nako, grabe. Oh, grabe. Papakita ko sa inyo. Ito nga yung video na yun, ha. Pakita natin yung sinasabi na video na yan, ha. At ito, in-slow mo pa talaga natin paulit-ulit para makikita ninyo, ha. In-slow mo. Tingnan nyo yung naka-green na babae, ha? Hoy! Minabot! Hoy! Minabot! Hoy! Minabot! Ano kaya yung inabot? Ano kaya yung inabot? Alam ko na kung ano yung inabot. Baka naman lipstick yun. Hindi kaya lipstick yun? O baka naman blast on? Blast on yun? Hindi, ninauso yung banat ba? Ikaw naman. Ang uso na ngayon yung lip tint. Ayan. May lip tint? Binigyan? Inabutan siya ng lip tint? Bakit? Bakit mo naman sinasabing inabutan ng lip tint? O kaya inabutan ng lipstick? O kaya ng blast on? Ah, tingnan natin, oh. Ayun. May kumalabit. Bengi na lipstick. Ayan, may kumalabit. Ayan. Ay, sabay, aboy, ano yung inilang? Ay, may inabot. Ay, sabay, bulsa. Ayan na. Tapos nawala na sa kamay ni Angel. Yung lipstick, inabot yung lipstick, at saka yung blast on, ayan na, oh. Inabot yung lipstick, at saka yung blast on, at saka yung lip tint, oh. Oh, biglang nawala sa kamay ni Angel Luxin. Ayan na, ayan, ay, nawala na, boy. Style. Social distancing po. Style. Bago mag-press ko, press briefing yun eh, nakita nyo. Ah, sa dulo, press briefing yun eh. Ulitin natin, ha? Ito, papakita ko yung dulo, ha? Ups. After niyang ebot yung lipstick, ha? Biglang umarap siya ngayon sa press. Anong tawag mo dyan? Ito lang masasabi ko sa iyo, Madam Angel Luxin. At saka GMA. Hindi pala si Madam Angel. GMA ho pala. Wag ho kami.
Ang dami-dami ng maloloko. Huwag ho kami mga banateros. Kami yung mga banateros. Wais ho kami. Hindi ho kami tangang katulad ng mga nasa pawok sa Twitter. Grabe ho, grabe, grabe. Grabe yung style. May abutang nagaganap. Bawal lang ang magawa ng kamay, may abutang bang nagaganap? Kasi kung ano lang, kung bati-batian lang, di ba? Ganun, ganun lang ngayon eh. Yan ang bagong batian ngayon, di nyo ba alam? Gaganun eh, siko to siko lang. Ha? Ganun na. Oh. Eh, ano yun? Kinamayan lang? O baka nagbigay ng blast on? Ay, sabi niya, eto na dahil yung binigay mong blast on sa akin kasi makeup artist ka, ganun? Ah, baka naman, eto na, Day. Yung lipstick mo. Oh. Kasi nakamask naman ako, ba't ako magli-lipstick? Oh. Ah, baka yung lip tint. Eto na yung lip tint para magmukha mistisa ako. Jimmy! Jimmy! Ay, grabe ah. Gusto ko na ata maging mainstream media. Buti pa sa mainstream media may abutang nagaganap. Dito, pakulay lang. Nagagalit pa iba. Bakit mo pinapansin? Bakit mo pinapasalamatan yung mga nagpapakulay? Dito lang nagpapakulay. Nagagalit pa iba. At least yan. Ito. At least to, transparent. Kitang-kita ninyo. Oh. Yun nga lang, syempre may cut sa YouTube. Eh, ganun talaga buhay eh. At least dito transparent. Ah, totoo. At alam nyo ba, meron pang pinano, ha? Meron pang... Ito, walang biro ito, ha? Yung YouTube, itong huli, ha? Pagtanong nyo sa mga YouTuber, merong may tax-tax na pinapirmahan sa mga YouTuber. Kasi, tama nga naman sila. Ang YouTube o Google sa Amerika, so you have to pay taxes sa Amerika. Meron nung ganun. May bawas sa tax. Buti pa dito, transparent. O, kitang-kita nyo yung nagbibigay. Eh ano yun? Abutan dun? Abutan ng lipstick? Abutan ng blast on? Ang wedding naman, oo. Ano ba talaga yun? Madam Angel, hindi mo sinagot yung issue eh. Ang sinabi lang nung iyong boyfriend, mo, kesyo makeup artist. Ang tanong, ano yun? Hindi mo yung makeup artist. Ang tanong, ano yung inabot niyo? Lipstick po ba yan? Blast on o lifting? Para by si matagal na niyang ginagawa yan, hungry Syrian community pantry food bang ayo, matagal na nga ho, marami nang gumagawa niya, nakikigaya lang tong mga animal na ito. Oh, Cheryl L. Delgado. Oh, ayan no. Oh. Buti pa ito mga ito, transparent yung mga kulay na yan. Tapos siya kay nagagalit at is diyan yung abutan dito. Transparent. Eh diyan sa inyo. Lipstick. Lipstick. Ano ba? Blast on. Ano ba yung pinagsasabi mo? Anong blast on? Blast. B-L-A-S. At saka ano yung lipit? Ano? Lipted. Oh. Grabe naman. Hindi kaya ivermectin yun? Hindi kaya ivermectin yun? Hindi, malay mo kasi, di ba sabi nga ni Doktor, ano pa pangalan nun ni Doktor? ni Doktor Baron. Ito, sabi talaga ito ni Doktor Baron. Sabi niya, it's really prone yung mga fat cells natin na kapitan ng virus ng COVID. It's important daw ang ivermectin, sabi ni Doktor Baron. Lalo na sa mga malalaki at may mga fat cells. Malay nyo naman. Kayo naman, huwag kayong judgmental, mga animal kayong banateros kayo. Huwag kayong judgmental. Baka naman ivermectin lang yun. Huwag ganun. Kayo talaga. Hindi natin alam. Baka, o kaya bayad naman, bayad yun sa virgin coconut oil. Alam naman pag may virgin coconut, ito, safety. Grace Life in USA, boss. At least dito, kitang-kita ang kulay. Walang halong kaplastikan. Hindi ko ba lipting tan? Baka lipting tan, ha? Hindi, Madam Grace, salamat po, ha? Ay, nako, thank you very much, Sherry Delgado. Ayan, o, ulitin natin, ha? Para makita natin yung mga... Ay, nako, o, pasok, ulit, para masaya.
balik. Hoy, may inabot. 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 Kami. Ito na yung lipstick. Angel! Ito na yung lipstick. Angel! Ito na yung lipstick. Angel! Angel! Ito na yung lipstick. Usap na tayo. Grabe ah, hirap sabayan nun ah. Talaga nag-slow mo. Henry Gamboa. Walang abutan dito, kusang loob. Iwas pa sa La Capella, palapakan. Ay nako, salamat din ah. Ilera Cara, ano, grabe naman pangalan niya, madam. Napakahera po, napakaganda pa naman ninyo. Lekara Araceli Mozer, salamat po, palapakan. Ang lupit nun ah. Talagang ininterpret ko po. Para sa inyo lahat, ininterpret ko po yung nagaganap. Lipstick ko yan. Huwag niyong husgahan. Huwag kayong judgmental. Ha? Huwag kayong judgmental. Lipstick ko yan. Oh. Ay, sabi ni iba, baka ano yun, boss, bato ni Darna yun. Oo nga, sabi niya, be, hindi ko na kailangan tong ano, bato ni Darna. Bakit? May ivermectin na. Hindi ko na kailangan, sabi niya. Kaya pala ganyan kahaba. Hindi ko na kailangan yung bato. Ganun pala yun. Kayo talaga, oo. Ay, nako, grabe ho, ah. Grabe. Nahirapan ako doon. Sakit sa lalamunan nun, ha? Try ninyo. Sige, subukan ninyo. Eto na yung Try nyo! Mahirapan kayo, promise. Akala nyo biro, ah. Subukan ninyo sa bahay para huwag bukarin kayong tanga. Sige na, try nyo lang. Sige na, hindi ako titigil lang. Ganyan nyo itatry. Itry ninyo, bukarin kayong tanga. Tingnan nyo. Para-para-para naman tayo mukhang tanga dito. May pambira kayo. Jean Saturn, palakpakan. Baka mag-lock joke ko. Ay, okay lang yan. Diba, ang hirap? Akala nyo, madali itong trabaho ko, ha? Akala nyo, ha? Ini-interpret ko lahat na nangyayari. Ha? Ganun tayo kalupit dito. Diba, mahirap? I-appreciate yung may effort ko. Palakpakan naman. Oy, Barry, Banat Bay, wala bang tokhang para sa mga ganyan? Nabuisit na ako eh. Wala nga. Natanggal ng ngalangal ako sa pagbanggit, oh. Ito na, next. Papakita ko lang sa inyo, oh. Ito, tingnan nyo. Tingnan nyo lang. Alam nyo, naintindihan ko ngayon eh. Naintindihan ko na kung bakit talaga, sa totoo lang, ha? Dapat to, ito ngayon, ha, dahil sa pangyayari na ito, ngayon, naniniwala ko na dapat hindi na payagan ng community pantry. Ako, sa akin ha, pwede kayong tumulong. Gawin nyo yung dapat. Alam nyo, gawin nyo sa tulong nyo. Ibigay nyo sa City Hall. Kausapin nyo yung mayor. Magbigay kayo sa mayor. O ito, mayor. Kayo na mamigay. Kayo na mamahagi sa taong bayan. Huwag na ho tayo magpabida. Bakit ito? Tingnan nyo ito. Panorin nyo. Sa dami ng araw-araw na pumipila, ililipat na ang Maginhawa Community Pantry. Pero anumang haba ng pila, hindi na uubusan ang pantry ng may uuwi ng mga nangangailangan. Sa ibang lugar, tuloy-tuloy din ang pag-usbong ng mga community pantry. Nakatutok si Rafi Tima. Salamat, Jay Nacionales. Tingnan mo, nako. Dahil sa mga pautot yan, nako, sabi ko sa inyo, malinaw talaga, malinaw kasi. Kahit madilim pa, pasado alas 4 ng madaling araw kanina, mahaba na agad ang pila sa Quezon City, anong ginagawa ninyo dyan? Alam mo, ito ah,
No wonder kung bakit talaga sumisipa ang COVID sa Quezon City. Wala ho talagang ano eh, para kayong walang batas. Bawal ho ba ang batas dyan? Anong meron sa Quezon City? Bakit parang walang galang yung mga tao dyan sa inyong sa batas dyan? Hindi ho, diba? Eto, Belmonte, derechuan to. Ganyan na ba ho ba talaga kayo? Wala na ho bang batas-batas sa inyo? Kasi kung wala na ho batas sa inyo, sabihin nyo lang, hihiwalay na namin kayo sa buong Pilipinas. Meron ng visa. Pag aalis kayo ng Quezon City, pupunta kayo ng ibang lugar, dapat bisahan na kayo. Bakit? Para kayo walang batas eh. Nakagis ng pwesto ng Maginhawak Community Pantry sa Quezon City. Napatakbo pa nga ang ilan dahil mabilis humaba ang pila. Isa sa mga early birds si Mila. Ano yan ha? Sa lagay na yan, MECQ. Ha? Sa lagay na yan, MECQ. Belmonte, ano, tulog ka pa rin hanggang ngayon? Na inagahan na raw dahil naabutan ang cut-off kahapon. Malaga po kasi, ano, sa hirap ng buhay ngayon. Kailangan, ano, wala po kasi yung mga trabaho. Hindi natin sinisisi itong mga tao. Itong mga tao, oo, naghihirap sila. Tulungan natin sila sa ibang kaparaanan. Maraming ways para tulungan ng taong bayan. Marami at hindi nyo kailangan gawin yung mga alam nyo malalagay sila sa alanganin. Ito, malalagay talaga sila sa alanganin. Bakit? Mapepuwersa silang pumunta kahit may banta ng COVID. Sana ho, Belmonte, iniisip nyo ho yan. Kasama ko eh. Pagsapit ng... Ay, sorry, hindi pala ako makita. Pasensya na ho, yung pala yung sinasabi ng isang hindi ako makita. Ano ito, multo? Aga, ganito na kahaba ang pila. Grabe ho, tingnan mo may... Ano to may pila? Ano ito? May concert. Buti pa sa concert eh. May patikit eh. Ano ba yan? Iba sa kanila, kilo-kilometro na ang nilalakad mula sa ibang barangay bago makarating... Grabe ho, kilo-kilometro na ho. Punta... Saan kaya sa Maginhawa ito? Mapuntahan kaya ito? Ah, pagsasabihan ko talaga itong babae na ito, kung sino man yung ano. Anong trip mo? Ano masasabi mo? Meron na nga nangyari. Pwede ko kayang interviewin yun? Ano sa tingin ninyo? Pwede ko interviewin yun? Sa community pantry, ganito na lamang ang kanilang pagtsatsaga dahil malaking tulong daw talaga ang nakukuha nila sa community pantry bilang pantawid sa araw-araw. Grabe oh, grabe. Ganyan. Ganyan nila... Alam mo, isa lang masasabi ko dito. Ganyan nila inaabuso, niloloko ang taong bayan. Okay? Kasi sa totoo lang, if they really want to help, ako ito lang eh. Gusto mo talagang tumulong? Puntahan mo mismo. Ikaw, wag mong i-announce. Puntahan mo yung mga barabarangay. Abutan mo sa bahay. Ito po, tulong namin. O ito po, tulong namin. Ito po, tulong namin. Di ba may volunteer ka naman? Bakit mo papipilahin ng ganyan? Ha? Para lang magmukhang, oy, naghihirap ng taong bayan. Kasi pabida eh. Bakit? Gusto niyo sisihin si Pangulong Duterte. Yan ang totoo. Sa hirap po kasi ng buhay ngayon eh. Kaya? Gumigising nga po kami ng madaling araw eh, para... O, Victoria Cabansag, o, tama nga yung sinabi. O, kung gusto nilang tumulong, bakit hindi nila ipamagi bye-bye at least wala pang pila at mas convenient? Correct! Makakuha po ng ano... Kain namin. Paunahan na lang po. Kasi marami pong tao. Eh. Pag umaga po, wala na po ang haba na ng pila. Magamat mahirap dahil ano, layo-layo ang pila. Tapos ano, pero tiyaga-tiyaga lang. Talaga, kasi siyempre, kailangan. Sana nga, magtuloy-tuloy. Kasi napakahirap talaga yung naghihintay. Pag wala, di tiyaga, tiis, ganyan. Namahagi naman ng lugaw sa mga nakapila ang ilang supporter at volunteers ni Vice President Lenny Robredo bilang pagdiriwang daw nila ito sa 56th birthday ngayong araw ng Vice Presidente. Pero bida, grabe. Hindi na dyan mamamahagi ng tulong ang sikat na community pantry sa mga susunod na araw. Inilipat na ito sa labas ng Barangay Hall sa Teachers Village na mahigit 100 metro lang ang layo sa unang pwesto. Ito ay para raw mas malawak na ang pagdadausan ng pamimigay ng ayuda. Pinaalis na ng mga taga-barangay at task force disiplina ang ilang nagbabaka sakali at nakatambay pa rin sa orihinal na lugar. Maging sa Kalamba Community Pantry, madaling araw pa lang nakapila na ang mga residente. Magdamagan at halos wala ring tulog ang mga volunteer sa pagbabalot ng mga ibabahagi.
Community planting naman ang paandar sa Barangay Banlik sa Kalamba pa rin. Binhi na pananim sa mga bakuran ang inihanda ng ilang bata para sa kanilang mga kapitbahay. Ay nako. Kakainis! Ewan ko ba. Eto ah, tingnan nyo ha. Paano mo masasabi ngayon na nagagalit daw itong mga to at sinabi, eto tingnan nyo, papakita ko lang sa inyo ha. Yung mga... Tingnan nyo. Oh, eto sample. Oh. Oh, yan. Si Ogie Diaz. Angel, di mo kasalanan. Kasalanan niya ng sitwasyon at nagtakdang mabuwis-buhay si ta... Grabe ka, Ogie Diaz. At nakatakdang magbuwis ng buhay si tatay para maiparating ang mensahe sa taong bayan at gobyerno. How can you say that? Ogie Diaz, how can you say that? Nakatakdang magbuwis ng buhay yung tao para maipakita ang mensahe? Ang kapal mo! Nagbuwis ng buhay si tatay hindi dahil, si tatay Rolando, hindi dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Dahil sa pagiging irresponsable ng ginawa na yan. Kung inayos sana yan, walang nabuwis na buhay. Sasabihin nyo, sisisihin nyo, gobyerno? Alam mo, tawag sa'yo? Ha? Animal ka. Ha, bakit? Anong klaseng ugali yan? Isisisi mo pa sa gobyerno yung namatay na tao dahil sa kapabayaan, sa ginawa ninyo? Sa ginawa dyan? Ang kapal na mukha mo, Ogie Diaz. Kapal mo! Ang Ilita Marcos, salamat po ah. Ang sabi niya, early campaigning niyan para siraan nila si PR Ate. Oo nga eh. Kaya lang, alam mo, continue to pray to our Lord para kay PRRD. Kasi kita mo, kahit na sinusubukan nilang siraan yung mama dahil ginagawa lang ni Pangulong Duterte yung kanyang trabaho, yung mga sumusubok siraan, kumakarma sa kanila eh. Nag-u-turn yung ano eh. Diba? Grabe oh. Ay nako. Ito pa oh, ito pa yung post nila oh. Ayan. Post nila ito, pinapakalat nila sa Twitter to. Pag nung pinakalat nila sa Twitter to, ang nangyayari, lahat 'yan, same, lahat ng ng mga nasa Twitter, mga woke ninam, iisa na ngayon yung sinasabi. Ano 'yan? Why blame Angel Locsin for her good cause? The real problem here are the people. Wow, sinisip ang tao. Sisisihin nyo pa yung tao sa kapalpakan na ginawa ninyo ng organizer? Libre na nga ang community pantry, pero yung simpleng pagpila, social distancing, hindi masunod. Disiplina yan, yan ang wala sa ibang Pilipino. Stop blaming Angel. Ni wala nga pa community pantry, poon nyo no, Didi. Alam mo kung bakit? Isipin nyo ha, wala daw pa community pantry. Ah, natural. Iba ko kasing binibigay eh. Pera-pera, libo-libo. Yan ang binibigay ng gobyerno. At maayos, nakapila, nakabigay sa mga barangay, nakabigay sa LGU. Ngayon, kung hindi binigay sa inyo ng LGU, hindi nakasalanan ng national government yun. Kasalanan ninyo yun dahil binoto nyo yung mayor ninyong Ulupong. Ha? Merong ginagawang community. Community help. Hindi nga community, nationwide. Help. May ayuda, nationwide. Sabi nga nung Indianong nasa TikTok, buti nga tayo dito, may ayuda. Sa India nga daw, wala. Ah, tapos sisisihin nyo pa, gobyerno sa kapalpakan ng pag-o-organize nyo sa event nyo. Wala talaga kayo. Wala kayong prinsipyo. Ang tawag sa inyo, wala talaga kayong kwenta. Grabe. Oh. Hindi, di ba? Oo. Oh.
Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ah. Alam nyo ba kami ni Lape at saka yung ibang mga moderator nagplano rin ng community pantry. Ah? Pero ang sabi ko nga, panty yung bibigyan na joke lang. Oh. Community pantry. Pero nung nag-usap po kami ni Pay, sabi niya, boss, delikado. Bakit? Sabi ko, eh kasi yung kabilang barangay namin naka-lockdown dahil sa COVID. Baka mamaya pumilit lumabas yun tapos eh magpuntahan ng tao. Siyempre, pag in-announce sa social media yan. Oh, buti pa si Isipe, may utak. Palakpakan! Oh. Sabi ko sa inyo, hindi porket malaki, nawawala ang utak eh. Bakit si Pay, tali-talino? Oh. Hey, love you! Hindi, oh, sabi ni Pay talaga, Barat, wag na. Ay, Barat tuloy. wag na. Sabi niya, kasi delikado yan. Agawa na, isip na lang tayo ng ibang paraan para makapagtulong. Yun naman yung ano eh. Sabi ko nga, napakasimple, common sense lang eh. Kaya lang kasi, ito ang feeling ko eh. Cheryl Delgado, salamat po. Ang feeling ko, kaya nila ginagawa ito, eh hindi talaga because they wanna help. Feeling ko lang ha, this is just my opinion. Feeling ko, kaya nila ginagawa ito, they wanna show na marami ang naghihirap, na marami ang nagugutom, na marami ang walang ayuda, at marami ang nagagalit na sa gobyerno. Yan ang gusto nilang palabasin. Feeling ko lang ha, kaya yung ginawa yung mga community pantry. At pangalawa, syempre para maging bida-bida yung mga may planong kumandidato. Pero ano ang bawi? Dahil, sabi nga ng Biblia, respect, submit to the authority, ayaw niyong sundin, may consequence po yun. Ha? Lagi niyo hong tatandaan ito. Lagi niyo hong tatandaan. Saksak niyo ito sa kokote niyo. Ha? Tayo ay malayang gawin ang lahat ng bagay. Ngunit hindi tayo malaya sa consequence nito. Ulitin ko. Lahat tayo malayang gawin ang lahat ng bagay. Masama o mabuti, malaya kang gawin yan. Pero hindi ka malaya sa consequence nito. Lagi niyong tatandaan yan. Sabi nga, everything is permissible, but not everything is beneficial. Palakpakan! Hindi ako nagsabi nun. Biblia po yun. Ha? Yung binibisyal. Okay po. Ito. Oh, kita nyo na, sinisisi talaga, di ba? Oh, ito pa, babakita ko. Sorry ha, pero itong susunod ay pabakita ko. Nung nakita ko ito, sabi ko, ano na naman ang natira mo? Nasabi mo to. Ito. Baka kasi mamaya tumira na naman siya ng soft drink na may mentol. Anong tawag doon? Soft drink na merong yung mentol na nilalagay doon sa soft drink. Anong tawag doon? Kalimutan ko na naman. Mentol na merong mentos. Yon, mentos. Soft drink na may mentos. Hindi kaya ang tinira nitong tao na ito tumira ng kok na merong mentos? Oh, yan ang sabi ni Agot. Agot Isidro wants Angel Locsin to be the DSW secretary. Grabe. Ano ito? Nakainom ng coke na may mentos? Eh, yun nga lang na ginawa niya. Pumalpak na eh. Gagawin pa DSW secretary. Grabe ko, Agot Isidro, ha? Boss, buwasan mo na yung coke. At saka yung mentos mo. Delicate yan. Palpak
na nga yung napakaliit niyang proyekto, palpak na nga eh. Tapos gusto mo pang gawin DSWD? Bari, banat ba? Black propaganda yan ng mga dilawan. Dati pa yan, di nagbabago. Oo nga, kore kayo dyan. Grabe, no? Ewan ko ba? Anong trip nito mga to? Ang sakit nyo sa banks, sa totoo lang. Ang sakit nyo sa banks, kahit walang akong banks, ha?